Así el dicho Luis y el temero, en grade 4 SSC. Para post the performance test number 4 sa health for year 1 through 8, ay tatalakayin po natin sa video ito ang mga foodborne diseases. Ano nga ba ang foodborne diseases? Ito ay tumutukoy sa mga sakit na tulad ng kontaminasyon ng pagkain dahil sa mikrobyo, virus, parasitiko, o kaya yung pagkahalo ng nakakalasang kemikal na maaaring makasama sa kalusugan ng tao. Tara, dapat na suriin mabuti ang mga pagkain na kakainin at tubig na iinumin sapagkat maaaring makapagdulot ng iba't ibang karamdaman ang mga pagkain o inumin niluto sa malamig kapaliguran o hindi ligtas na pamamaraan, paghahanda o paghahain ito. Mga pagkain hilaw, ready to eat at hindi nalutong mabuti ay may nakapipinsalang organismo na maaaring hindi namatay sa pagluluto. Ang mga halimbawa ng foodborne diseases: cholera, amebiasis, food poisoning, typhoid fever, dysentery, at hepatitis. Cholera. Ito ay isang makakahawang sakit na naipapasa sa pamamagitan ng kontaminadong dumi ng tao, pagkain o tubig. Ang dahilan nito ay ang Vibrio cholerae bacteria. Karaniwang hindi nakikita ang sintomas ng sakit na ito. Maaaring magkaroon ng diarrhea na nagdudulot ng pagkaubos ng tubig sa katawan o dehydration. Amebiasis. Ito ay isang parasitic infection ng bisita dulot ng protozoan and amoeba islamitica. Nakakahawa po ang sakit na ito. Ang mga sintomas po ng amebiasis ay lagnat, pananakit ng tiyan, at pangmatagalang matubig na dumi sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Kung hindi maaagapan, maaaring tumagas ang amoeba sa bituka at lumipad sa ibang parte ng katawan. Poisoning. Ito ay hindi nakakahawang sakit, ngunit isang mapanganib na kondisyon kung hindi maaagapan ay magdudulot ng kamatayan. Sakit na ito ay maaaring makuha sa pagkain na haluan ng mga mapanganib at nakalalasang bagay tulad ng sabon, asido, pangkulay, at panlinis ng bahay o halaman. Makakaranas ng pagsusuka, pagsakit ng tiyan, pagtatae, at panghihina ang taong na food poison. Typhoid fever. Isa itong bacterial infection tulad ng Salmonella typhi na makukuha sa kontaminadong pagkain o inumin. Ito po ay hindi nakakahawang sakit. Ang mga sintomas nito ay mataas na lagnat, pagsakit ng ulo, hindi magandang pakiramdam, pagkawala ng gana sa pagkain, madalas mahirap sa pagtumi, mga kulang buntis sa taglib at yan. Dysentery. Ito ay sakit na dulot ng Shigella bacillus o bacteria na makukuha sa kontaminadong pagkain at inumin. Hindi ito nakakahawa, ngunit delikadong sakit. Ang mga sintomas ng dysentery ay diarrhea na may kasamang dugo. Dahil nagkaroon ng sugat o pamamaga ang bituka ng pasyente. Hepatitis A. Ito ay pamamaga ng patay. Nakukuha ito sa isang hepatitis A virus mula sa kontaminadong pagkain o tubig. Hindi ito nakakahawang sakit. Ang mga sintomas nito ay pagkahilo, pagsusuka, pagsakit ng tiyan sa kanang itaas na bahagi, pagkakaroon ng lagnat, pagkawala ng ganang kumain, pagkakaroon ng madilaw na ihi, at pagkakaroon ng matamlay na kulay ng dumi. Ngayon alam na natin ang mga halimbawa ng foodborne diseases, alamin naman natin ang mga maaaring gawin sa bawat sintomas. Na ibinabad sa maligang gam na tubig o hot compress. Pagkahilo, paupuin at lagyan ng liniment ang ulo. Pagtatae, painumin ng Orisol at agad kumonsulto sa doktor. Mataas na lagnat, painumin ng maraming tubig.
punasan ang katawan at lagyan ng bimpo sa loob upang mas bumaba ang lagdat.